sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay kung karapatan lang ang pag-uusapan, tunay na wala silang kalaban-laban. Ito ang matalim at diretsang sagot ng veteran lawyer at Divina Law founder na walang iba kundi si Attorney Boko de la Cruz na nagsisibing legal counsel ng TVJ matapos ang unang hearing sa Marikina Regional Trial Court patungkol sa kasong isinampa ng Powerful Trio sa Tape Incorporated. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pala... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa channel namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di o man ay balitang sa isang interview walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ni Attorney Buko na ang lahat ng karapatan ay nagpapabilang sa tatlong pinakanaging haligi ng noontime show na Eat Bulaga. Tila... Oh, kung susukatin mo naman kasi kung karapatan lang pag-uusapan mga kaibigan, nasa TVJ yan. Di ba? Karapatan nilang mabawi dapat yung Eat Bulaga. Dahil sila talaga yung tunay at legit talaga mga kaibigan. Sila mapapatunayan daw ito kahit saan mang korte pumunta dahil ang taon na kung saan nagsimula ang Powerful Trio ay siyang magiging baseline para kilalanin ng nasabing hukuman ang TVJ bilang rightful owner ng longest running non-time show. Idinagdag pa ni Attorney Buko de la Cruz, ang lahat ng ebidensya ay hawak na nila at ang mangyayaring hearing ay sa darating na July 31, 2023 kung saan ay muling mamamagitan ng Marikina Regional Trial Court sa dalawang kampo. Matapos ngang lumabas ng balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, masama bang sumagot sa mga tanong ng mga press para malinawan ang ilang isyo mula sa nakakaalam ng batas tungkol sa bagay na may kinalaman sa usapin? Abogado yan nagsasalita kaya manahimik ka kuda. Wala naman talaga eh kahit balibalik ta rin ang papel noong June 14, 2023 expired na ang contract ng Halosos sa right nila sa franchise. Yung first na nag-register noon ay pangalan ng TVJ, kaya nonsense nilang nangyayaring ingay. Upo, TVJ ang may-ari ng ibig kahit na simula pa ng hawak ng Tape Incorporated 1981-2023. Halos 42 years ang hawak ng Tape Incorporated ang Eat Bulaga. Kung hindi sa Tape Incorporated, di naman sisikat ang Eat Bulaga. TVJ ang nagsimula ng Eat Bulaga pero 2 years lang nila napalakad, 1979 to 1981. At simula naman 1981 to 2023, Tape Incorporated na ang humawak ng halos 42 years kaya naging tanyag kasi na may gumastos ng show. Pero si God na ang bahala, alam naman ng buong may kapal kung sino ang may karapat dapat. 1979, nag-start na ang Eat Bulaga. Isa kami sa pioneers watching ng trio. 1981 pumasok ng mga Halosos management but never heard the name. Only Mr. T tutok sa trio. Financiers has the money for the show but never involved in the show. Different agreement, tumanda at nakaanak, nagkaapo ng followers ng trio. Therefore, TVJ Eat Bulaga mag-celebrate ng 44 years ni hindi pa sila pinanganak or mga wala pang muwang sa mundo noong 1981. At biglang ang kinaw, no logic mga bro, hindi nyo malinlang ang masambayanan, kinakahan at pinatawa nila na walang bayad. End quote. At ito na nga mga kababayan, narito ang exclusive video mula mismo sa veteran entertainment vlogger na walang iba
kundi si Model Sub Korea TV kung saan ay inilabas ng full statement at interview ni Attorney Buco de la Cruz na nanindigan na walang dapat ibang magmamayari ng pinakasikat na non-time show sa bansa na... Wala kaibigan, kahit saan makarating na korte yan, TBJ talaga ang malinaw magmamayari ng Itbulaga. Lalo na si Joey De Leon ang nakaisip ng title na yan, Itbulaga. Diba? Itbulaga, kundi si na Tito Vic and Joey, sabay-sabay nating panoorin ang full video. First to file, sa trademark, first to file. Pero yung copyright is no need to file. So which one is ito, Joey De Leon, dalawa? Pero sa isa ako na Dorlo, pero sa kasama sa... Iba kasi yun, ang in-applyan niya ay trademark yung pangalan. Yes. At yung entertainment services. Okay, Joey De Leon. Para magaling yun. Yung kung sabi naman nung kabila, yung daw isang pinail, kasama daw si Mr. Tony Tobiera, tapos binawi daw. Inabando na po. Kasi kung nagkagulo na, nalaman nila, nung nila nalaman na may nagparehis pa pala ng Itbulaga, so lahat nagkumahog sila mag-file. No? Pero si Joey kasi nakaisip, so siya nagparehistro. Ina-trust na nila Senator Tito yung kanila, kasi talaga si Joey naman nakaisip. Okay. Yun pala yung ano po nun. So hindi na pala, hindi na material yun dito sa usapan ko. Nagparehistro ang tape 2011, tape 2013. So, mahigit 30 taon na na merong Itbulaga bago sa nagparehistro. At wala pang tape na nagsimula ang Itbulaga noong 1979. 1981 lang nagkaroon ng tape. Tony, bakit po sa Marikina yung pong napiling ano? Yung isa sa mga plaintiff, si Jenny Pere, na head ng creatives nila, ay taga Marikina. Ah, okay. So, yun ang dahilan kung bakit sa Marikina. Kailan po ang next meeting? July 31 ng 1:30 ng hapon. Kailan po natin inasahan na magkaroon ng... So, ibig sabihin mga kaibigan, tapos na yung hearing nila. Ano na ngayon? August na ngayon eh. Ano kayo balita ron? Hanapin natin mga kaibigan, tapos bigyan natin ng reaction ulit. Decision po dito, yung court. Hanggang September pa kasi yung presentation. So, pagkatapos ng aming testigo, yung testigo naman ng kabila ang maupo. So, baka mga end pa ng September. Kamusta naman po yung naging, nagkaroon po ba kanina ng cross-examination, mga ganun? Yes, mayroon namang cross-examination kanina. Tinanong lang sila, si Joey, tinanong lang siya kung siya ba ay talent. No? Talent siya, pero hindi empleyado. Iba kasi yung talent sa empleyado. No? So, yung tawag sa kanila, independent contractor. Ibig sabihin, bagamat pinabayaran sila ng sweldo, walang control yung nagbabayad sa kanila kung ano yung ipapalabas nila. Sila yung gumagawa ng content. So, ang tawag doon, independent contractor. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much po, attorney. Kasi attaches mo daw mga information. Trademark, yung nilalagay mo siya sa goods, services, para sa merchandise. Pagawa ka ng goods. Yung nakita ka rin yung business sa pangalan ng trademark or merchandise. Yung trademark nila, yung merchandise. Yung nakawala sila trademark, entertainment services. Nag-a-apply ngayon sila ng registration for entertainment services. Pero kahit walang registration, hindi ka matagal na data sa tawag ng copyright. Mas malaki, mas malawak ang copyright. Yung trademark, yung tano eh. Yung copyright, hanggang mamatay ka, plus 50 years. Sa iyo yun. At hindi mo kailangan mag-registro. Basta ikaw nakalit ka. Nasa iyo ang karapatan. Kahit hindi mo pa-registro. Ibig sabihin, kay Joey De Leon yun mga kaibigan, yung Itbulaga, kasi siya yung lumikha doon, siya yung nakaisip, di ba? Malinaw na malinaw yung pagkasabi ng attorney rito. Hindi mo kailangan na kailangan. Ang copyright ha, hindi kailangan. Ibig sabihin, dito pala mga kaibigan, tapos na usapan. TBJ talaga nagmamayari mga kaibigan. Mark, kasi ginagamit mo sa negosyo. So, kailangan mo i-register yung mark para walang iba makagamit sa produkto, sa merchandise. Pero yung copyright sa isang nilikha mo, ikaw lang may kapangyarihan magpagamit nun. At kung gagamitin ng iba, kailangan i-acknowledge ka man lang. Dahil kung interview mo sa atin, di ba? Bagamat nagtatrabaho ka sa TV5, ikaw mag-decide kung ano bahagi ipapalabas mo, di ba? Kung alin sa interview ko ang ilalabas mo, di ba? At kung gagamitin ng ibang reporter ito, kailangan magpaalam kayo, di ba? Ganito lang din ang concept ng copyright.
hindi mo na kailangan i-release yung interest, diba? May karapatan ka na. It attaches from the moment of trade. Kung sakaling manalo, kapatrade ko. Yes. May application na sila kayo. Oo, meron na. Meron na. Hindi pa lang na-aprobahan yung kanilang application. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.